si Gino, nagsimula yan sa simpleng bata. So nagkaroon ng pangarap, nagsikap, hanggang sa dumating yung panahon na nagkaroon ka na ng trabaho, kaya mo nang bilhin yung gusto mo, doon ako nakakaisip na, sige, ipurso na natin talaga yung passion nito. Diyan nagsimula, kaya lumabas si SBK South PH. Ako si Gino, isa akong animal lover, and ako ang may-ari ng SBK South PH. Talagang love is ano eh, Shih Tzu. So bumili ako ng dalawang Shih Tzu, nasa bahay kasama ko. And then dumating yung point na nakilala ko yung kaibigan ko through social media, si Christopher Sarmiento. Doon, nag-decide ako na bumili ng French Bulldog. Yan si Julia, yan yung nasa logo ng kennel. So doon nagsimula. Bakit spoiled brat? Kasi si Julia, spoiled. Spoiled brat si Julia eh. Imagine, sa kwarto ko natutulog yan. Naka-comforter. So, ako katabi. Kaya siya naging spoiled. So, lahat ng laruan, kinukuha niya. Hindi mo rin mapapagalitan. Kasi, kawawa naman. And then, later on, after one year, nagdire-diretso, nahihilig ako sa French Bulldog. So, pinag-aralan ko. Ang bilis ng shifting. Running for 2 years now, napakadami ko ng aso ng French Bulldog. Tapos, natutuwa na ako. Naramang ko na rin yung tungkol sa fad colors, standard colors, dun. Kasi hindi talaga ako master pa when it comes to breeding. Apprentice pa lang din ako. Ang pagkakaiba lang is talagang hilig ko, kaya mabilis akong natuto. Mahal mo yung ginagawa mo eh. Alam mo naman yun, pasta, mahal mo yung ginagawa mo eh. Madaling gawin ang lahat ng bagay. Itong SBK, kaya ko ito pinagawa. Siyempre, yung mga kaibigan ko napunta dito, yung tropa. South Dogman, yan. Nandiyan yung mga kaibigan ko. Ito yung naging tambayan namin. So, ginawa ko ito para tambayan. At the same time, nakikita ko kasi na paano bang magkaroon ng standard na kennel na maayos, na mag-receive ka ng tao. Doon nga, pinagawa ko itong kennel, pina-architect ko and build. Doon din sa kaibigan ko, kay Christopher Sarmiento. Ito, hanggang sa nagawa na siya. Actually, tinanong ko yung sarili ko eh. Bakit ibang bansa lang laging tinitignan, yung ibang bansa yung, kumbaga, maganda sa mata ng mga tao. So, pwede naman natin gawin dito sa Pilipinas eh. So, yun, ginawa ko. Actually, natutuwa ako. Kasi kahit papaano, na-meet ko naman yung standard kung paano yung proper na kennel. Si SBK, ano yan, going 2 years na ngayon. Pero itong kennel, na-open lang last April this year. Tinaas ko yung level na pagpasok, mayroong receiving. May lobby. Nakabukod yung nursery. Nakabukod yung mga stud, nakabukod yung mga dams, at saka yung mga buntis o yung mga pregnant dam. Napansin ko, pag halo-halo yung aso, na-stress sila. Then syempre yung mga tuta, alam naman natin na parang bata yan eh, wala pang bakuna. So hindi pwedeng expose. O kaya naggawa ako ng kwarto na sarili para sa kanila. I'm hoping na ma-improve ko pa kung ano yung mga kulang ko rito sa kennel para masunod ko yung sabihin yung pangarap, yung dream, na standard na Philippine pride. Yun yung naging motivation ko na magpagawa ng ganito. Ang goal ni SBK South PH, syempre, to provide the highest quality of French Bulldog dito sa Pilipinas. Ano ba yung service na ipoprovide ni SBK? I have the, sabi nga nila, quality studs. Halos lahat ng kulay ng aso na French Bulldog meron tayo dito. Then kung magpapastud ka rito, tinitignan namin kung talagang babagay.
para naman at least yung magiging outcomes maganda talaga. Pinag-aaralan din natin kung ano yung babae, yung lalaki, o yung sire, o yung dam, para magiging maganda yung tinatawag na resulta. Free na yung golden lodging ng female hanggang sa matapos yung tatlong session na stud. Libre yun, pagkain, check-up ng doktor. So si SBK nagre-release ng puppy with 3 updated vaccines at na-check ng vet. Iniingatan namin yung aso para naman na masaya yung may-ari. Yan, laging tinatanong si Urus. Si Urus ay isang exotic bully. Urus is a pride of SBK South PH and VIP Bully House. So, galing siya sa China. Kinuha namin ng aking partner na si Kwang Yun Kim. So, isa siyang Korean national na nakatira at stable businessman dito sa Pilipinas. Dinala namin siya dito kasi maganda naman talaga. Maganda katawan, malaki ang ulo, mababa, new color, lilac, so may buntot. Yan yung mga katangian kasi ng karamihan na nagugustuhan din naman ng mga mag-aaso. Nagkaroon pa rin ng inspiration para sa mga bagong pumapasok sa bully community, sana makaproduce tayo ng ganitong klase ng aso. Throughout our, sabi nga nila, the program ng SBK South PH. Yung signature breed ng French Bulldog ng SBK is si Columbus, yung aming cream. Yung gusto ko sa French Bulldog, nasa kanya. So, malaki ang bones, malaki ang ulo, makapal, mababa. Yung isa ko pang super stud dito, si Wolverine. So, siya ay isang lilac tan, massless, so, compact, maliit, magandang ulo. So, kung tipong gusto mo talaga ng maliliit na aso na di kulay, kung tawagin, si Wolverine. Pinagmamalaki ko yan. At para sa mga baguhan na katulad ko na gustong pumasok sa pag-aaso, huwag kayong matakot. Kung nasa puso nyo naman ang pag-aaso, so hindi siya ganun kasailan. Kaya gaya ng sinabi ko, masarap magmahal ang aso. So, subukan natin, kaysa i-invest natin yung pera sa masamang bagay. So, dito na lang, masaya na yung aso, masaya ka pa. Para sa mga nag-aaso, anytime pwede kayong bumisita dito sa SBK South PH. Hindi lang para bumili, kundi ang mahalaga dito is magkasama-sama tayo. Dito sa SBK, pamilya tayo.